Maligayang pagbabalik mga kasolid, former champ nalo ko ng promotion, referee di rin binayaran na. In a way, nakapag-desisyon na. Casimiro, nalaban mo na sa URCC. Isang like naman dyan mga kasolid. Para sa ating unang mga balita, laban ng former heavyweight champion na si Char kontra nga dito kay Brown. Nakansilado ang laban sa bansang Dubai. Umabot Char, may kartadang 33 wins, 4 losses. Lalaban nga sana dito kay Lucas Brown na may kartadang 31 wins, 3 lang ang talo. Ay sinasabi nga na-scam ng Ionic Dubai Promotion na. Kinansilado nga ng MPB ang kanilang laban, pati ang refereeing dumating ay wala ring bayad. At ang matindi nga dito ang mga fighters ay pinalis ng hotel. Dismayado nga ang mga fighters dahil sa nangyari. Samantala, Kuya Lods, Jason Casimiro, lalaban muna dito sa Bernakers ng URCC. Sa pakikipag-usap nga yan dito kay Coach Tolentino ay target nga ito nga si Kiko Matos. Paano ko na, hinintay ko lang yung reply nila boss. Hindi ko naman mag-okay to. Maghahalam na lang tayo ng ilalaban sa'yo. Kasi, hindi ko... Sa kabilang banda naman, The Masterman Japan na Oya Inoue nakapag-desisyon na nga mga kasolid. Ayon nga dito kay Bob Arum ay mananatili muna dito ang kanyang alaga sa 118 division habang naghihintay nga ng title fights dito sa Super Bantamweight. Isang patunay nga ito mga kasolid na itong The Master ng Japan ay matindi nga ang pag-iwas dito sa ating pangbato nga si Angas ng Pinas, Janriel Casimiro. Kung makukuha nga ng ating pangbatong si Alas ang laban kontra dito kay Stephen Fulton ay malamang na hindi na talaga aakyat ng Super Bantamweight Division itong tinaguriang The Monster ng Japan na. Yan ay lalo na kung makukuha ng ating pangbatong si Angas ng Pinas ang panalo. Kaya mga kasolid, hintay-hintay lang tayo sa magiging update pa ng Team Casimiro patungkol sa nalalapit na laban na ng ating pangbatong si Janriel Casimiro. Isang like naman dyan at sa mga bago, pakisubscribe naman ang aking munting channel. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa panonood. Mabuhay!